Depende sa ano. Kung sa para may labas-labas niyo yung kulungan, kung gusto niyo. Water. Ah, naka-ano siya? Pang-inuman niya po yan. Pump, may pump. Ay, grip po sa taas. Ay, grip po na lang. Ayun, oh, ginaganyan po na lang. Oh. Nasa, naka-jetmatic. Mm-hmm. Patak-patak lang yan para hindi maubusan. So flowing na siya, no? Tapos, dito may overflow yan, oh. Mm-hmm. Ito po yan. Pag ginanyan mo ito, maubos ang ano. Ah. Kaya ang tubig hanggang dito lang siya. Mm-hmm. Pag napuno, papasok na doon. Pag napuno naman ito, papasok. Hindi man pagod. Pag nagpali sila ng ano, tatanggalin lang itong mga plug na ito. Ito, plug lang. O, naglinis, lang no? Yan. Itulak lang. O, naglinis. Oo, tutulak lang ganyan. No? Tapos, sundihan lang yung gripo. O, pag napuno na, may hindi maubusan ng tubig. Importante kasi sa kanila yung tubig, kuya. Hmm. Basta, di baling maubusan ng pagkain, huwag lang yung tubig. Alakas kaya sa tubig, ano? Mm-mm. Kaya medyo basa yung, bukas niya medyo basa yung kikita mo. Araw-araw nila kulit. Tapos gabi nyo kayo may ano? May ilaw sa gabi? Ay, oo. Kailangan. Kung pwede nga lang, may yung radio. Radio para, radio kahit hindi sila ano sa nabubulabog. Yung masanay sila sa ingay. Kaya kaso ako yung, dati may radio ito. May ingay sa salita. Oo. Kailangan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung radio nyo. Kahit mamatay yung power, pag bukas ng power, ano yung radio? Para di sa maingay, no? Maganda nga rito, kuya, lalo na nasa parinti si brother. Kayo mismo yung nagpapalaki niyan? Oo. Ay, yung nabibili? Sa inyo rin nabibili? Ah, hindi. Yung day hold sa mga archery, kuya. Sa Bulacan, marami. Di ba malapit kayo marami sa Bulacan? Marami yan, ano? Yung archery. Oo, yung day hold. Ano yan, ibubuk kayo eh. Oh. Tapos pag umorder ka, bibigyan ka siguro ng mga 20 days, ganyan. Mag-deposito ka para sigurado. Oh. Pagdating nung sabi niya, balikan mo lang after 22 days. Sa klima, hindi naman sila sensitive. Hindi, kuya. Mas maganda sa pugo. Ako, naranasan ko yung paggabi, yung nakaano yung tordang ganyan. Hindi sila nahahanginan. Mas maganda yung nakakulog sila. Pero pag halimbawa, sobrang init, pwede mong itas yung mga tordang. Kung malamig, kuya, okay lang. Ayaw nila yung malamig, kuya. Okay lang ba lang? Oo, yung mga yan, yung mga estilo ng mga pugo, pag malamig hindi kakain, kaganyan lang sila. Gusto nila yung may mataas na konti temperature. Yung parang humihingal-ingal silang ganyan. Kala mo pagod sila sa ano. Eh, sa mga lugar pala katulad Antipolo, Basilan sila. No? Malamig doon, kailangan nakatorda yung kuya. Sa Batangas nga, nakita ko yung mga puguan nila doon. Talagang kulob na kulob. Pero igawin mo siyang kulob, no? Hindi walang hangin na makapasok, pwede yun. Ay, mayroon. Kailangan sa hangin, mayroon siyang ventilasyon. Mm-hmm. Para hindi masapukit yung... Kailangan may mga... Monitor. Marami kang, ano, ganitong bumbig. Para mainit. Mainit kasi yan. Mataroon. Yung warm light. So, hindi, pag malaki na sila, kuya, sila mismo nang mag-ano sa init nila. Kaso yung hangin nga, huwag lang matamahan ng sobrang hangin. Isara na pwede. Kahit isara yung mga torta sa gabi. Kahit sa araw, dati ako dito, nakabukas ako sa taas na ganyan. Eh, kaso, pinalagyan ko kasi itong January, malamig talaga. January, malamig. Pero pag sanar, dapat yan doon sa taas. Kailangan lang yung hangin, walang masyadong pumapasok. Yung gumagano nga, parang yung tahi, hindi masapukit yung dumi. Tsaka mas maganda kung malagyan mong monitor para yung bubong mo. Malagyan mo na konting monitor. O kaya, sa kahit sa gilid-gilid lang. Ayan, okay yan. May exhaust. Mas maganda yung 3 watts lang naman itong ano eh. Itong mga ilaw ko eh. Basta paggabi may light talaga siya. Oh, paggabi sila ganun. Hindi siya pwedeng patayan. Ay, hindi. Kailangan tuloy-tuloy yung pagkain nila, kuya. Huwag mo ngayon. Kahit gabi? Yan, oh. Talaga? Paggabi ganyan. May ilaw sila. Tuloy-tuloy yan para makakain sila. Kaso isang kaya binigyan ko ng ilaw na ganito, nag-menosak sa space. Yung kasing pag-ilaw dito, hindi nila makita yung pagkain sa gabi. Pero pag nalimbawa, hanggang dito pa itong isang ito, nakapesto dito. Kahit gabi kumakain? Oo. Oo, malakas sila kumain pag gabi. Mm-hmm. Pag yung kulungan dito, nakapesto dito, kahit sa taas mo lang lagyan ng ilaw. Mm-hmm. Tapos sa akin, nag-menos ako ng space, kaya binigyan ko dito sa side ng ilaw. Oo, para kita nila yung pagkain.
53 watts lang yan. Siguro, nasa, palagay mo, nasa 30 pieces, edi 90 watts lang magdamat. Blade lang naman siya. Ano lang naman yan, yung, para lang may liwanag sila. Isang po ito. Saka 10 dito. Saka ulit pala yun. 10 yung magkakaroon. Naka 30 bulbs siguro. 33 watts. Pero maliwanag na siya. Ano? Kasi ano yung LED. Pag sa sisiw naman kuya, yung dilaw na bombing yung gagamitin mo. May init yun eh. Ay, yung warm. 50 watts. Yung 50 watts, oo. Katulad ng brooder. Kahit araw yun. Katulad yung brooder. Oh, hindi kahit naman araw, yun. Iniilaw. Iniilaw yun hanggang ano yun. Ako nag-iilaw palitan akong, lang. Nag-iilaw ako hindi ako nagpapatay ng 8 days. 8 days kasi ano na yun, balahibo nila, kaya na nila yung lamig eh. Buo na. Ano na sila, ganyan na sila, kaso madilit pa rin. Buo na yung bagyo sa tsaka yun. Nare-benta yun po yung ano niya. Nare sila, tuloy yung kain. No? Dati, nung nag-fitness pa, may kumuha ka dito. 50 isang sako. Kaya kaso, medyo hirap yung buhay maglalim sa sako. Ano na kung nalagin yung dilim. Kaya kaso, may kiligit, taga ba na? So, kami yung mga nagpugo doon. Yan ay, pinatapos na lang sa isapan. Lalawin nila yan, tapos tatapos. Dati, gusto nila, gamitin nila sa pakwan. Eh, siguro, mas gusto pa nila yung fertilizer na yun. Kasi mga trabaho ito eh. Oh. Bumili na lang kung bono. Pero dati sabi nila gagamitin nila sa pagkwanti man nila ginagin. Sandali lang ito po yan. Dito, kodrado mo lang dito. Ganyan. Pagdating sa wakang, gaganyanin mo lang. Picturean mo. Tapos yun. Tapos pantay naman siya. Okay, maraming salamat. Oo, sige. Oo. Napaka ano tawag dito? Hindi, okay, gusto ko talaga. Napaka generous. Ang galing. Okay, encourage ko talaga pag may lumalap sa Ayala nga doon sa kababayan ko doon. O nag-umpisa ng 3,000. Nag-ano lang siya, naka-tricycle lang, nagde-deliver katulad mo sa akin, ganyan na rin. 30,000 na rin yung pugo niya. Wala pang dalo kasi may pera siya. Oh. Eh ako, inulti-ulti ko ito kasi dati kumukuha lang ako sa iba. Tapos nag-alaga-ala akong nag-start ako ng 3,000. Mm-hmm. Pero hindi umabot na isang taon, naka 10,000 ako kasi alam ko, maganda eh. Kahit pala sa loob ng bahay lang to eh. Oo, basta malinis ka lang, araw-araw mong tinatanggal ito. Kung makita mo lang yung kaibigan ko, nasa mismo araw. Ito pong ilang ito kasya pa ganun, diretso. Ito kasi kuya, linagyan ko ito, 80. Itong isang ganyan. Bali 480 itong anim na span na ganyan. 480 times 4. Eh, yung iba nga, limang patong yung sa kanila eh. Kaso ginawa ko lang apat para yung nagpapakain, hindi na nagputong-tong ng mata. Pero halos lahat, lima yung ginawa ko na ganyan. Hindi siya ay nahabulit ng abunin ng ano. So, mabayot. Ah, yung daga. Hindi. Pero may pumapasok, pits lang ang kinakain at saka minsan yung itlog na nabasag. Bagkus nasa marami kaming daga, hindi yan. Hindi kinakain. Buti yung pusa. Pag yung pusa nakapasok dito, ah, yung mga nakalitaw na ulong yan, kakainin. Ulo lang kainin nila. Katulad yung pulong ko dun sa dami ko nang napatay na pusa. Na kailangan naka-screen. Oo, yung pusa kailangan di makapasok. Pero yung pulong ko sa isang ano, kaya nakal ko nga yun. Dahil matumal yung itlog ngayon. Tsaka ano na yun, 16 months na eh. Mm-hmm. Nag-call na ako. May bumibili din ako? Mayroon po yan. Halimbawa, binili mo ng 8 peso, Ang dami yung plug, eh. Ang
Yan yung mga tumitilawak ngayon. Tinatanggal ko yun, yung mga barako yan. Yan yun, yung mga ganyan. Katulad nung ano? Hindi yan ang flow. Kinanganas ka yun. Kaya yun ang mga nagbubulabog dyan eh. Yung marinig mo nga, lalo na sa madaling araw, maam sila. Ayan, yan, mga ganyan. Mga barako yan. Pag nakakasta yun, nag-fertil yung itlog. Pag matuman yun ang, sabi nila, luma yung itlog mo, ba't may sabaw? Yun. Ah. Kaya tinatanggal yun. Hindi mo maiwasan yung isa sa 10,000, siguro makakuha ka ng baited tilapia. May mahalo sa sisi. Ano yung mga natitibig? Ano yun, nambubulabog yun eh. Lalo na pag madaling araw, inaabol. Pero pag bumili ka, paano mo naman malalaman doon na lalaki siya? Hindi mo malalaman. Hindi, no? Alin pag pag bumili ng sisiw. Sisiw, malalaman mo kuya. Di ba, pag day old sila, ilagali yan sila, pipiliin nila yan. Kasi mayroon na ano sila eh. Mayroon yung itim na laki, yung pulang ganyan, babae. Ah, ganyan ang kalalabasan nila pag day old. Pero mayroong mahalo talaga, pula siya. Pero pagdating paglaki niya, lalaki siya. Yung tawag nilang binabae. Kapag pula, babae. Oo. Yung tinatawag nila bro na binabae sa mga manok. Ano pala, lalaki pala. Oo, yung ganyan. Ganon din sa pugo. Maano yung mga archery, alam na nila, nasa pag-breed nila. Hindi naman basta-basta kasi nag-breed eh. Yung sanang anuin ko rin eh, kasi pagkahirapan nung sisiw, na, mano ka, may stress ka sa paghahanap ng sisiw talaga. Kaya bumili ako rin ng incubator ko, tapos nag-pandemic, hindi ko, yun nga, bibili sana ako breeder naman. Iba naman yung breeder eh. Yung itlog nila, yung pampisa talaga yun. Pero yung pang-table eh, yan yung pang-kain na. Kahirap pa pa yan. Maganda yan, kuya. Magandang negosyo pag